guys, good morning. So this is second day of Patria and meron tuloy tayo ngayon. So dito lang tayo sa kahaba ng Commonwealth. Hintayin natin sila papa at si mama. Tapos ito pa dito sa kapalimutan natin kasama. So magkakabito tayo ngayon. Mag-beach tayo sa Maragondon. Mag-swimming tayo sa Puerto Azul. And then after that, mag-ano tayo, mag-sabit sa loop. So, mag-sabit tayo ng idea. Tapos, tagay tayo. Doon next. Tapos, so, ayun. Ito na natin sila, Papa. Sila, Mama. Ito na sila. Papa. Tapos, sila tayo. Tayo sa loop na sa land bank sa bago mag-donatorio. Lantang ako. So yun guys, alis na tayo, take off na tayo. Andito na agad. Balikan ko na lang kayo mamaya. Pag medyo maliwanag na, adilim pa kasi. So yun guys, mamaya uli. Ayun, welcome ka rin natin sa Cavite. Ayun natin na tayo. So ayun guys, andito na tayo. Nakapasok na tayo ng Puerto Azul. So chinek lang kanina kung may reservation tayo dun sa guards. Sa may guard house. Tapos dito lang tayo sa loob magbabayad. So hanap tayo ng ano, ng resort. Madami kasing resort dito sa loob ng Puerto Azul. So yung nireserve natin is sa Paniman Beach. Pero nag-change of plan sila. Tatry daw muna namin sa Caysubic, kaya doon muna tayo didiretso. Tatry natin kung pwede walk-in, tapos kung hindi, doon tayo sa original plan na Painiman Beach. So ayun guys, tara! Basta yung kay Subic, diretso lang, diretso lang. We'll be right back.
Ayan guys, andito na tayo sa ano, Puerto Azul, Caysubic Hotel, Caysubic Beach Hotel. So ito pa lang Puerto Azul lang siya, malaking compound. Tapos iba-iba yung resort sa loob. So dito tayo sa Caysubic Beach Hotel. Ayan, dito yung entrance. Dito yung parking ng mga 4-wheels. Tapos dito yung mga 2-wheels. Mga motor. Yung entrance dito is 300 per pax. Tapos yung kinuha namin is table and chairs lang, 300. Tapos may core cage sila sa food, 500 pesos. Pero lahat na yun. Lahat na ng pagkain. Kahit gano'n siya karami. Tapos sa bata naman, 150 yung bayad. 7 years old and below. Tapos pagpasok mo, andito sa kaliwa yung receiving area. Tapos ito, may mini playground sila pa sa mga bata. Ito yung receiving area. Mag-register muna, then bayad dito sa loob. Tapos, wala silang open cottage dito. For day tour, tables and chairs lang. Tapos yung pwesto naman, depende sa inyo kung saan nyo, kung saan kayo komportable. Ito, restaurant naman to. Yan. Tapos ito yung mga rooms nila. Ano siya eh? Parang balisin style yung ano niya, tema. So mga bridge connecting. Ayan, ganyan. So ito may shower room. Tapos may swimming pool din dito. Para sa mga bata na hindi ganun ka-fun sa dagat. Malawak din yung area. Tara, ikot tayo. Diyan yung pool area, diretso dyan. Cafeteria at saka mini bar. Diyan nyo bibili yung mga drinks. May mga beers, soft drinks, water, tube ice dyan. So ito na yung beach area. Ayan, pwede rin mag-tent. Pero required ka pa rin kumuha ng tables and chairs kahit may tent. Yung tent pitching is 150. At gano'ng kalaki yung tent ko. Then 300 sa tables and chairs. Ayun o, parang ang sarap na maligo sa dagat. Tapos, dun sa part na yan, ano yan eh, golf area. Meron din sa taas. Puntahan natin. Okay, sila tadi o, dito kami. Actually, nag-walk-in lang kami. Allow dito yung walk-in. Pero kasi sa entrance kanina, naghahanap sila ng reservation. Buti na lang, before kami pagpunta dito, napagpa-reserve kami sa Paniman Beach Resort sa kabila yon. Ang kaso lang kasi kaya kami napunta dito, kasi nakita namin kagabi na mas maganda yung location na to. So nagbakasakali lang kami kung tatanggapin kami. Tapos kung hindi man, tapos may backup kami na Paniman Beach. Sa Paniman Beach, ano naman yan, same rate lang, 300. Tapos may mga kubo. So, 500 yung cottage doon. Wala lang swimming pool. Next time naman yun naman try natin. Kasi maraming beaches dito sa loob ng ano. Pagkasama naman mga brand, try natin sa ibang beach dito sa Puerto Azul. Off limits na. Pala pwede pumasok dun sa golf area. Pero puntahan pa din natin para makita ng malapit. Maganda dito yung buhangin eh. Parang wala sa Cavite. Oo, kasi nung huling napuntahan namin na resort na Cavite, hindi ganun kaganda yung
yung beach, yung tubig, tsaka yung buhangin. Dito, malapit na ba ito sa Batangas pa? Kaya pala ito siya kaganda kasi malapit na sa Batangas. Dito sa Batangas. Depende talaga sa ano, sa lugar. Ito, Cavite area to, pero ang ganda, sulit-sulit yung bayan. So, mamaya pupunta naman tayo sa kabilang dulo. Doon malapit yung ano namin eh, table. Doon namin pinwesto. Ito guys, nakating tayo sa kabilang dulo. Yung sinasabi kong pwesto namin ng tables and chairs. Ayan, kasi may ilog dito eh. Tapos nandito din yung mga bago natin kasama. May na-recruit si Alvin na ano, may na-invite siya, yung kaibigan niya. Invite niya sumama sa atin dito. Na-enjoy kasi nila mag-rides daw. Ayan, dyan kami nakapwesto. Kami lang yan. Tapos may mini river. Punta tayo dito sa ano. Ayan sila Dayan. Ayan. Ayan. Sila yung bago natin, hindi ikaw, sila yung bago natin kasama. Hi guys! Welcome to my vlog! Siya din, yan. Boyfriend niya. Ayan. Tayo tambay. Ano ba yan, Dayan? Thank you.
guys, so tapos na tayo dito sa Puerto Azul, dito sa Caysubic Beach Hotel and Beach, Beach Hotel. So after nito, pupunta tayo ng Marine Base, yung mga unggoy dun sa taas. Tapos didiretso tayo ng Tagaytay. Dadaan tayo kay Biang, tapos Tagaytay, Twin Lakes, eh Fantasy World muna, tapos Twin Lakes. Sa next episode na lang yun, magkakabite loop tayo. So after nito, yung i-upload ko yung Cavite loop na yung buo. So yun guys, sa next travel, next ride, next adventure, please like and share. Subscribe na rin kayo if nagustuhan nyo itong video namin. Bye bye.